Good morning, everyone. Kain tayo, itlog. Ito lang yung kinakain ko pag ano, pag lunchtime. Kasi nagpapayat ako. Simula nung ano, nung nagbuntis ako. Tumaba kasi ako nung nagbuntis ako masyado, kaya grabe yung diet ko ba. Itlog-itlog na lang. Tapos pag umaga kasi, hindi ako kumakain ng ano, breakfast. Tapos lunch na lang, tapos egg, tapos gatas. Ito, gatas. Tapos may ano din si mama dito, yung tawag nito, yung marami dito sa Taiwan na may mga flavor, may mga cheese, may mga ano to, red bean, may ato yun, yung taro, ito, ganito. Masarap to, sobrang sarap nito, guys. Ito, balatan muna natin kasi nagugutom ako eh. Wala pa yung, wala yung bienan ko kasi umalis sila, may inayos dun sa labas. Kaya kami lang muna dito ng anak ko. Kain muna tayo, guys. Ay, minsan nakakapagod din kumain ng itlog eh. Pero no choice. Kasi kung magpapayat ka, kailangan talaga ng sacrifice. Hindi, kailangan talaga na ano, tiisin mo yung ano ba, gutom. I mean, tinitiis ko kasi ng ilang years na yung gutom. Pero masama talaga yun sa katawan. Tapos, ayun. Pero nakakaya naman siya. Tsaka ano kasi, pag magda-diet ka, yung itlog, kakain ka na yun sa isang araw, kahit dalawa lang, okay na yun. Malaking tulong yun sa pagpapayat. Kasi yun yung napapansin ko, lalo na pag kumain ka dalawang itlog, hindi ka agad na gugutom ba? Ganun. Ang gabap. Una, kapagod talaga kumain ng itlog, guys. From no choice talaga. Pero, nung after ako ng anak, kasi sobrang taba ko, ang laki talagang tulong pang... Ang laki ng pinayat ko, madali kang mamayat, lalo na pag hindi iniiwasan mo yung mga calories, like mga tinapay. Kasi nag-iiwas talaga ako sa tinapay, alam mo yun? Ayaw ko sa asawa ko na ano, yung tumaba ako ba? Kasi yung mga pamilya ng asawa ko, mga payat sila. Kahit na payat sila, nag-i-exercise pa rin sila kasi ayaw ko nilang tumaba. Yun yung napapansin ko sa mga Taiwanese, lalo na sa mga babae. Like sa sister-in-law ko, kapatid ng mama ko, pamangkin niya, mga payat sila. So ayaw talaga nilang tumaba kasi yun sila eh, yun yung mga in-check eh. Ayaw talaga nilang tumaba. Like ako, yung katawan ko ngayon, sobrang payat nito sa atin, sa Pinas. Pero dito, medyo mataba pa rin ako. Kaya si mama minsan sinasabihan ako, malaki pa rin daw yung braso ko. Ganito, ganyan. So, nahirapan ako magpaliit ng braso, guys. Exercise. Pero nagkasakit kasi ako ng ano, yung immune system ko ba, bumaba. Yung last time kasi after ko mga anak, lagi ako nag-gym. Tapos kunti lang kinakain ko. Tapos gym ako ng gym. Tapos ang bilis kong namayat. Tapos kunti lang kinakain ko. Ayun. Nagkasakit ako after. And then, nung time na, mahirap kasi pag natamaan ka nung bumaba yung immune system mo. Kasi ang sakit ng katawan mo. Mga 1 month din akong uminom ng gamot noon. Na-injectionan ako kasi nga, delikado nga daw yun. Yung sakit na tinatawag na parang ahas na pag lahat daw yun, anuhin yung katawan mo pag umikot na yung pula-pula. Parang nakakamatay daw. Yun yung sabi ng mga matatanda. Lalo na noon na parang wala pang magagaling na doktor yun. So, siguro may namamatay sa ganun. Kasi parang nakakamatay naman talaga siya. Kasi ang sakit. Ang takot sa katawan. Hindi ka makatulog. Parang hindi mo magalaw yung mga buto-buto. Gatas, fresh milk. Kasi kahit kunti lang kinakain mo, at least may fresh milk ka, itlog, ano pa ba, gulay, isda. Importante daw yun. Pero kailangan daw talaga balance. Balance yung kinakain mo kung gusto mo talaga mag-diet. Hindi yung diet ka tapos itlog lang talaga tapos walang iba. Bada yun. Hindi yun. Masama yun sa katawang. Ako, hindi na ako nakapag-gym ngayon eh kasi dati active ako sa gym. Gawaan lang nung nagkasakit nga ako, hindi na ako nag-gym ulit. Pero siguro mga
Wala kasi mag-alaga ng anak ko, tapos hindi siya pwedeng dalhin dun sa gym ba? Kaya ayun. Dati nadadala ko siya sa gym. So nakapag-gym ako, nakakapagtapo ako sa cardio machine. Ayun, hindi na kasi wala pa mag-alaga, tapos pinagbawalan yung bata sa loob, delikado daw, nagreklamo. Wala akong choice. Ito, di ko alam paano laman. Kasi hindi ako mahilig sa red bean. Pero sabi ni mama, yung ano na taro. Ah, green bean siya. Ayoko nito. Balik ko siya. Ito, parang cheese yata to. Parang same pa rin siya nakain ko kahapon. Itong ano, yung parang taro. Ang tawag niya, yung gabi ba? Yung gabi yung pala, ma'am. Masarap to, guys. Sabang sarap. May kanya-kanyang flavor, like cheese, yung red bean nga, tsaka yung ano pa ba. Depende. Pwede kahit ano-anong gusto mo ilagay. Siguro yung mga prutas, pwede rin. Depende sa'yo kung ano. Pwede naman kanya-kanyang style sa paggawa. May iba kasi, ang skin nito, ano, matigas. Ito naman malambot. Kaya mas mahal daw ito, sabi ni mama, na nga 15 inti isa. Kasi, masarap nga daw siya, tapos puno yung laman ba. So, worth it naman. Yun lang, medyo mahal nga lang siya. Pero masarap. Lalo na pag mainit. Di ko na siya ininit kasi tinatamad ako. Sobrang nakakataba din to. Kaya paggabi, hindi na talaga ako makain ng rice. Mga ilang years na rin kasi ako na ano na simula nung kapag-asawa ako ng Taiwanese ba. Ngayon ako kumakain ng ano breakfast, which is sabi nila importante daw yun, pero parang sanayan lang naman yun sa katawan. Oh my God. Hindi ako sanay kumain ng marami talaga, lalo na pag anitong oras, like mga 11, 12. Hindi ako sanay kumain ng marami kasi gawa na siguro ng ilang taon ko na ginagawa ito na sinasanay ko yung katawan ko sa gutom tapos kunti lang yung kinakain ko. Kasi ang hirap talaga magpaliit ng ano ng braso. Kailangan talaga na gym ka ng gym lagi dun sa mga muscle training. Yung ginawa ko yun po yun nga, nainto. Na-miss ko na nga mag-gym. Kasi iba talaga yung naidudulot ng gym, guys. Parang natatanggal lahat yung mga stress mo sa katawan. Parang ang sarap sa pakaramdam after mong mag-gym. Parang ang fresh-fresh ng utak mo ba? Napaka-positive after. Ay, na-miss ko yun. Nasa taas lang naman sa bahay namin yung ano, yung gym. Kaya madali lang. Yun nga lang. Nahiya kasi ako mag-fleece kay mama ba na, ma, bantayan mo naman muna yung anak ko kasi ganito, ganyan, mag-gym muna ako. Kaya, hindi ako nakapag-gym. Kaya naman kasi talaga na yung manan, which is okay lang naman sana yun kasi apo naman nila yun, diba? Mahal naman nila yung apo nila. Ako lang siguro yung parang overthinking ba, parang nakakaya mag-ask dun kay mama na ganito, ganyan. Kaya kasi asawa ko dito, nasa Pinas ba? So, walang ibang makakatulong sa akin sa pag-aalaga. Alam naman tayo mga Pinay, parang sobrang maalaga sa bata, di ba? Mahilig din sa mga bata. Compare sa mga napapansin ko sa mga Taiwanese babae. Parang, hindi sila masyadong mahilig sa bata ba? Parang, lago silang busy sa trabaho. Mas importante sa kanila yung trabaho. Kasi papalaga nila yung bata sa ano, sa iba. Or isasend nila sa school. Sasend nila dun, tapos yung teacher na yung bahala. Sasunduin na lang nila pag hapon, pag uwi nila sa trabaho. Tingnan mo, isang itlog pa lang nakain ko, tsaka ito, hindi pa naubos. Busog na ako masyado. Sana hindi ko kayo ginutom. Anak ni Gula, nasunog ka? Nasasama ka? Mama, yun na. Ano kasi mo? Mama, yun na. Siya na. Iya pa siya. Hanay. Yung anak ko gusto niya, ano, uminom ng fresh milk.
Lagyan ng ano, lagyan naman niya mga, hindi ko alam kung anong sabihin niya, mga kilog yung parang ano ba, cookies sa, lagay sa gatas. Mimi! Mama zai he, wasa ma ni, na ma, niya wo ni siya, doi ma? Ayaw pa yung sitan. Ngayon ako mahilig din sa itlog, kaya minsan, nasanay na rin siya sa akin na pag umaga, hindi ko pinapakain, gatas na lang. Tapos pag, ano na, mga 11 or 12, naluto akong itlog. Kaya mahilig niyo yung bata itlog. Hindi ko alam kung di ba basama sa katawan yung itlog sa bata na lagi na lang itlog-itlog. Kasi minsan sa isang araw, dalawang itlog yung nakakain niya. Ano yung anak ko guys, oh. Kumain siya itlog. Happy na eh. Yung skin niya sobrang ano, parang Pinoy din yung mukha. Kasi yung kulay niya, Pinay na Pinay yung kulay ng anak ko. Kasi napapansin ko dito sa mga half Pinoy or half Pinay na bata. Yung skin ba, parang nakukuha nila yung skin ng Pilipino. Ganun, yung baga brown. Anak, yung Xiaoxin, no need a show. Yung Xiaoxin. Dandahan lang, nak. Dandahan. Yung anak ko, pag nasa Pinas, yung first time kong dinala, para lang talaga siyang Pinay. Hindi mo maisip na may dugong ano pala. May dugong inchik. Dandahan lang, nak. How is she, eh? Maman shi. May maman shi. Yung may naga sa mo. Tingin siya. May fang fa. Nating yao ho naga shi na yo. May fang fa tun chun shi. Maman shi.